Inu ya dong lagi nanti ya. Ini belah mana? Back dito sa ating panibagong video at welcome dito sa ating YouTube channel GBM Gisayang Connector pala. So ngayong araw guys, ngayong for today's video ay nandito tayo sa Barangay Lukog dito sa Kalapi, nasakop ito ng Kalapi. So meron tayong pupunta na customer dito, tignan natin kung umuwi na siya, no? Pasko pa lang, pumunta siya ng Davao, doon siya nagpasko at doon na rin siya nag-New Year. Sabi ng kanyang apo ay uuwi siya pagkatapos ng New Year o after New Year, iwas sa New Year. Kaya puntahan natin ngayon natin kung umuwi na nga ba siya, kasi isang linggo na rin siyang hindi nakapagbayad sa kanyang pungutang dahil wala nga siya nandun sa Davao. Davao. So itong kalsada na to ay papunta yan sa quarry, mayroong quarry dyan sa unahan. Ang labas din dyan, may shortcut dyan sa ano, papuntang Barangay Tinibgan sa Kalapi. Wow, ang lakas ng tubig rito. Lakas na talaga ng ulan kagabi. So yun, ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog dahil araw-araw umuulan dito, laging umuulan. Nakikita nyo naman yung panahon dito sa Bohol ay makulimlim at parang umuulan na nangangat doon. Ah, hindi mo ulang lang ang taong gabon. Gabon naman sa Bisaya. Ito yung Barangay Lukog guys, dito sa Kalapi. Meron may isang daan doon na papunta rito sa Barangay Lukog. Dalawa kasi yung kalsada rito, pero dito yung mas malapit na kalsada papunta rito sa customer, sa bahay ng customer. Kung nakikita nyo guys, may mga malaking bato rito kasi ginagawa itong shoulder. Ayan, yung ganyang riprap. Ginagamit sila sa pagre-riprap. Yan, yung mga bato na malaking. Uy, bukas na. Nandyan na nga siguro. Bukas na yung tindahan. Tapos andan yung motor na raider ng kanyang apo. Umuwi na nga siguro to. Ayan, may tao yung kanyang tindahan. Ay, salamat, umuwi na si ako. Ayo. Morning, happy new year, Jo. Happy new year, te. Ay, ginoo ko karon pag may nangabot do, oy. Gabi, Rick. Kahapon pa, te? Gabi, Rick. Kaya, kung ano yung nangabot na rin, ha? Alas 8. O, katong kukalyong. So ayun guys, no, at andun nga yung customer, umuwi na sila. Kagabi pa lang daw sila dumating. Dapat noong 28 pa sila umuwi at dito sana sila mag-New Year. Eh kaso nga masama ang panahon dito, lagi umulan, malakas ang hangin. Ganda ng bridge dito guys, oh, kasi mayroong ano. Yan. Under construction pa itong bridge na ito. Ano niya, nilagyan ang rin ito. Dito tayo dadaan kasi napakaputik ng kalsada na yun. Quarry kasi yan. May mga malaking truck na dumadaan dyan. Kaya naman napakaputik pagka ganitong panahon. Taxi lang. I'm holding on for you to come around. Waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying.
sir. Wa pa si kuan sir. Di Pinang. Ha? Di Pinang wa pa. Alauna yang time in. Ah, alauna. Alauna time niya. Alauna. Kada adlaw na sir? Oh. Okay, magdepende mag garo nag change mo mig oras on. Ah. Mag schedule sa oras. Pag I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive. Madam. Ha? Buat tomoron? Oh. Kuan. Saluyo jam bikyo. Ana ramu age nai. Iskina nga Atlas Barber Shop nya bikyo. At bang na Atlas Barber Shop bikyo na iskina diretso ra ninyo. Dola na at bang nang eskulahan sa eh Central Elementary. Adoo sa. Ya namoy makitang dakong bayan to nga dako ang gate. Na nakabot na sa ibaw anon. Doorbell lang mo adto og di. Oh. Unsa mong oras mo adto man? Alas ano nga alas 9 yan to kumbana. Oh. Ano na address ana? Gini. Puok Oriental. Kyo. Pwede ra sir pagaman si Iris passbook niya. Di anhara gyud pas passbook nimo tunga kuno depende gyud sa inyo kasabutan adto og tungao na ninyo og pilay datahon niya og pilay datahon nimo maro toy bayaran nila ini pirma si ato og depende kun sa ilang kuno to pa mako kay ba pa dugon sa una nila ah sige salamat ah so yun guys yung customer na kausap natin kanina doon yung problema kasi sa account niya dalawa silang gumamit sa pira. Kaya ngayon, yung isa na kasama niya gumamit sa pira, ayaw magbayad. Kasi nga, hindi niya pangalan ang nasa account. Ang kausap ko ngayon, ang kawawa. Kasi sa kanyang pangalan, ang ano. Ayaw, na-smiling. Asa? Nari? Na-smiling, te? Ha? Toto? Tapos naman, ang problema ng customer na yan, yung pinuntahan dito, yan, dyan sa baba, laging nagtatago. Araw-araw nagtatago yan. Kapag niya, alam niya na ganitong oras nandito ako, magtatago yan. Ganun yan, pag walang ibabayad, magtatago. Tuloy na tayo guys, ganito lang yung buhay sa collector. Paghahanap ng customer na nagtatago, kapag nagtatago yan, wala talaga pambayad yan. Walang pang data. Pero pag may pira naman yan, babayad yan. Nahihiya lang siyang magsabi ng totoo na nasabihin niyang ano. So alam na ako pambayad. Pass mo na ako. Ganun lang naman dapat. Hindi kailangan magtago. Si. Pasa. Si. Nah, yang maran? Di ini madidak yang madidak hasil kopi pasbok. Di makuar na ato. Ha? Ma pinding ra mo tong kinahanglan tong pasbok inad kuan, nagbayad nimo. Asal pasbok din ito sig. Unta. Ano la mariya di ay? Pero inag nana tong pasbok ya dadon to opisina, madidak ra gyapon i kuar ra nila subayon sa system ba.
Eh. Sino yung dahong agyan nanti ha? Sino yung nanti? Ito ka sa mga? Wow, parang hita ka to. Tagbo kong ibot ng motor. Ayos. Maganda yung ginawa nyo, guys. Nililinis nila yung dinadaanan ko lagi. Ito yung dinadaanan ko lagi araw-araw eh. Kita nyo naman kung gaano ka delikado, di ba? Oh. Pag nahulog ka, tubig. Pag nahulog ka rito, tubig din. Kaya napakahirap. Tapos may nakaharap pang kahoy rito. Ano to? Puno ng niyog. Uy! Muti kong mahulog rito kahapon. So yan guys, nandito na tayo sa Tubigon. Makikita nyo po sa kanan natin ang BQ Mall. So dito sa Tubigon guys, meron silang bagong batas na pinapatupad na nabawal na yung plastic o yung cellophane. Lahat ng pamilihan dito sa lungsod sa Tubigon, kahit ng mga snack foods, bawal na silang gumamit o yung lagayan na kanilang pinambili o yung mga dapat bilhin ay hindi na plastic, hindi na cellophane. What happened? Meron dito. Hello, yes, sir. Hoy. Good morning, sir. Diyan kami sa Ate. Oh, lagi nang able. Oh, isa ka. Ang kwanan, ang tawagan sila. Sabi ko siya. Oh.